Nakakita ka na ba ng ganitong basketball goat fam? Walang dribble, puro pasa, at napaka-unselfish ng mga players. Leading to an easy basket na walang ka-fancy-fancy, pero 2 points pa nga rin. Ito ang team ng Bellarmine University, isang school na naglalaro sa Division 1 ng USNCAA. Sumisikat sila ngayon sa social media dahil nga sa akaibang way ng paglalaro nila ng basketball. Ang team na hindi nagdi-dribble. Alamin natin ang nakakamanghang kwento nila dito sa Goat's Descendants. Goat fam, malapit na nga nating ma-hit ang 10,000 subscriber mark ng ating channel. Kaya ngayon pa nga lamang ay nagpapasalamat na ako sa inyong walang sawang pagsuporta. Sa ating susunod na goal ay ang 20,000 subscriber mark naman ang ating aabutin. Kaya tulungan nyo ako Goat fam ma-reach ang milestone na yan by liking this video and subscribing to our channel. Kaya wag na natin patagalin at simulan na natin to, Goat fam. To better understand kung anong sistema meron ng Bellarmine, ay dapat nga muna nating makilala ang coach nila. At ito nga ay si Coach Scott Davenport na native ng Louisville, Kentucky, kung saan nga makikita ang eskwelahan ng Bellarmine. Matagal-tagal ng coach si Scotty. 1984 nga niya sinimula ng karir na ito at 2005 niya naman hinawakan ng Bellarmine na naglalaro pa noon sa Division 2 ng USNCAA. Sa paghawak niya ng team na ito ay na-realize ni Coach Davenport na hindi ganoon ka-talented ang school. Hindi ganoon ka-athletic compared sa iba pang bigger schools ng Amerika. Kaya naman inintroduce niya ang kanyang sistema sa basketball team na nagsisenter around teamwork at good cuts and passes na less focused nga sa individual skills and talent ng team. Hindi ako ganoon ka-technical sa mga basketball plays, Goat fam. Ngunit nakikita ko nga sa mga play nila ang dating San Antonio Spurs kung saan nagka-capitalize sila sa mga siwang ng depensa and constantly pinapaikot ang bola to keep the defenders off guard. Ito nga ang naging susi ng Spurs with all-team Duncan, Tony Parker and Manu Ginobili upang makuha ang kampiyonato noong 2014. Ang execution naman ng Bellarmine is hindi ganoon kabilis compared sa San Antonio. Siyempre, professional team nga ang Spurs, kaya mas efficient sila dito. Pero makikita pa nga rin natin ang glimpses ng opensa na ito, lalong-lalo na pag mag-e-establish ang Bellarmine ng kanilang half-court offense. Tandaan natin, nakakapasok nga lang sa Division 1 ng USNCAA itong Bellarmine nitong 2020 lang. Kaya naman tinuturing pa rin silang underdogs, lalong-lalo na at nasa ACC sila naglalaro, kung saan nandoon ang teams ng Duke, North Carolina at Louisville. Ang unang game nga nila this season ay against sa Louisville Cardinals. Hindi birong school ang team na ito dahil nakapagkampiyon na nga rin sila sa March Madness Tournament noong 2013. Sa mga unang yugto nga ng game ay kitang-kita na lamang sa talent ang Louisville. Ngunit hindi sumuko ang Bellarmine at nag-capitalize using their shooting at ang sistema nila na less dribbles and more passes. Natambaan nga nila ang Cardinals at ginamit ang momentum na ito upang mapanalo ang game. Patapos na nga ang game at nag-iwan pa rin sila ng isang high IQ basketball play. Dahil tinapon nga ng Bellarmine ang bola papunta sa opposite court, 5 seconds remaining sa second half. Dahil dito ay nag-run out ang clock at sa kabilang side pa nga mag-i-inbound ang Louisville, eliminating the Cardinals' chances na makahabol pa sa laro. Isang upset ang iniwan ng Knights sa pagsisimula ng kanilang season. Kung may lesson naman may iiwan ang Bellarmine sa ating mga Pinoy bowlers, ay ito ang teamwork na kayang-kaya magpanalo ng laro. Hindi man tayo ganoon ka-athletic, ay may kakayahan pa rin tayong maging isang efficient na team. Lalong-lalo na pag na-master natin ang fundamentals at ang ginagawa nga ng Bellarmine. Sa kasalukuyan ay patuloy na naglalaro ang Knights this season at merong 4-4 win-loss record. Ngunit ano sa tingin nyo, Goat fam? Makapasok nga kaya sa March Madness Tournament ang Bellarmine this year? I-comment mo na ang inyong opinion sa baba at babasahin nating lahat yan. Maraming salamat sa panonood, Goat fam. I hope you all enjoyed. And as always, I will be back.